Guys, nagbabalik na tayo dito para sa game number 2 ng Spirit versus Extreme sa Grand Finals ng Ruik Invitational, no? Mm-hmm. So let's see, may drop na nga ata. Teka lang, hinahanap ko yung tubig ko eh. Nilabas ko ba? Nilabas mo, boss. Hindi, nandun. Idol, paabot ako mamaya. Naiwan ko pala dyan. Yan. Thank you. Siyempre, nilalagyan ko ng yelo yan para talagang lamig. So makakabawi nga kaya yung Spirit o tuluyan na nalalamunin ng stress kasi parang nga namang... Lamang-lamang kasi sila. Kahit nung before sana nung third row siya, no? Dama mong hawak na ng Spirit kasi tatlong core nila, sobrang yaman. Kaso sayang, no? Ano kayang gagawin nila ulit dito? Magse-same strat ba sila na magta-tri-core na naman ba sila? Yun ba ulit yung approach? Or ano, makapag 1v1 ka na lang ulit kaya kay Ami, Yatoro. Pagalingan na lang, no? Oo, parang mas effective yun, eh. Kasi at the end of the day nga naman, parang pag inimagine mo sa team fight, nag-tricore ka na may item, lugi naman kayo sa team item. Yun. Walang bumuwi. Eh, tignan natin kung ganun nga ba yung gagawin dito kasi nagkaroon naman tayo ng mga Beastmaster ban, Minimal for Extreme. Sila yung nag-ban out ngayon ng Primal Beast. Baban nyo ba MK o hindi nyo ipipick? MK yan kayo niyan. Ma-MK kayo ni CQ. Hindi, alam ko na yung makikocontest dito, Polly. Yung mga hoodwink-hoodwink na yan. Agawa ng hoodwink to. Mm-hmm. Pwede, no? Oo. Since parang yun naman yung effective kanina eh. Ayan lang. Agawa ng MK. MK yung inagawa. Inakaw na. Okay, hoodwink ka na dyan. Ah, inagaw yung MK natin. Usually naman kasi yung MK ng Spirit, alam mo ba kasi yung gumagamit niyan? Sira dandan. Kahit first pick ha? Actually, kahit first pick ha? Basta maganda naman yung ano. Si Mira kasi, bihirang-bihira mo siya makikita ng gantong hero talaga eh. Laging si range priority yun eh. Snapfire, hoodwink, yun, yung mga ganun, Grimstroke. Pesto-pesto lang, no? Meron pa isa, Rubik, yun yung mga favorite nito ni Mira. Shadow Demon, ganyan. Yan yung mga heroes talaga nila. Eh, tingnan natin kung nasagot ng Extreme dito sa opening pick na MK. Alam mo, matindi, nagkaabusan ng offlane eh. Oo. Unahin mo na, no? Pwede. Pwede kayo, hoodwink ka lang talaga, hoodwink ka lang. Two picks naman sila eh. Sila rin yung unang pipick mamaya eh. Pwede. Wala pa rin naman ding offline yung Team Spirit eh. Yeah. No? So, at least mag-open pa rin hindi, mga post 5 lang. Classic lang. Mga Jackiero. Yun naman ginagawa ng ano eh. Uy, SK. Sabagay. Nailabas. Offlaner. Offlane. XXS. SK Boss, di ba? Teka, ililista na ata ito. Teka lang. Isa to sa mga pinagkakatiwalaan mong Sun King off. Wala. Pag si XXS ang gumagamit. Sobrang goat niya ni XXS. Mm-hmm. No question as na ako dyan. So, ando pa nga din na pwede pa nilang gawing mid kung sakaling may nakikita pa silang better matchup sa offlane. Depende pa rin. And Phoenix dito, yung tinanggal na lang ng Extreme right now. Team Spirit naman. 2-ban, yung inaantay natin dito. Pwedeng support. Mag-out ka na ng support. Ito na yung hoodwink, tinanggal na rin, di ba? Mapapakiri-MK nga to. Kasi mapapa-ano dito, tingin ko Rurubik ni Mira to eh. Kung hindi baban. Hoodwink yung tinanggal, alright? Mm-hmm. Baka sila yung mag-Rurubik. Maganda nga dito, mag-Rubik ako kung ikaw si Extreme. Nagawin mo na, no? Nagawin mo na. Si Lyle din, nag-Rubik mid to eh. Kahapon, yun yung ginamit nila against dun sa game number 2 ng Extreme versus Spirit din. Pero ang tanga niya mag-Rubik. Eh, okay lang pala, no? Ang lakas niya nung early, mid-game, lagi siya nagpapahuli. Saj. Alam mo naman yung Rubik mid eh. Oo, malakas yan, basta ma-pre ka ng pre-spell ka ng pre-spell. Mm-hmm. Pero once ikaw din naman yung tinarget, wala kang pangsalba sa sarili mo. Ang mahirap kay Rubik kapag biglang ano, yung naging quiet yung mid-game, no? Parang, ano kang gagawin mo kung Rubik ka? Farm ganyan. alam ko na gagawin ng Extreme dito. Ban mo DK dyan. Ban mo DK, taranta na yung mga yan. Walang pang lane kay Sun King. Tapos kung nila Pangolier. May pango pa eh, no? Open pay. Hindi, support ka na talaga dyan. Magagawa na kayo ng support. O, ba't na pango siguro? Tingnan mo, kasi talagang kahit yung mga support hero, tinanggal, oh. Yung Wind Ranger, binandito ng Spirit. May game kahapon si CQ. Yung game number 2 nila, Wind Ranger si CQ. Nga sila. Yung nag-ano, parang ang daming pana. Yung isa niyang facet. Yun yung kinukuha ngayon kasi, yung mga Wind Ranger. Ando kasing ano, yung Wind Run na may movement speed pa rin. Mm-hmm. Kasi pag yung kinuha mong facet yung Focus Fire, Wind Run na miss lang yun, pero walang mobility. Ah, Morphling yung binan nila. Ayaw nila mag-Morphling si Radan. Sabagay, SK offlane nga pala kasi. Ayun! Teka lang, Tinker! Tinker ni Shinkyu. Anong meron dito kay Tinker? Tinker ni Shinkyu to. Namo, nalapag ko ba? Patay, experiment na naman ata ito may Extreme. Tinker ni Shinkyu, malamang. Bali mo, XM. Shinkyu. Bali mo, XM, Tinker yan. Ganyan second pick? Parang support eh, no? Oo, Tinker ni Shinkyu yan.
Hindi naman siguro ilalabas yun ng hindi ready yung mga yan. Lumabas. March na. March. March of the machine na may sustain. Yung over, sa over-under tayo. Magkano pa pera natin, direct? 3-5. 3-5 na lang? Paano tayo natalo? Wala. Panalo yung bet natin sa XC over, ah. Dapat mga 8K pa yan, ah. Oo nga. Gail, pag mo 1K over, sabihin mo sa akin kung ano yung mga over. Anong ano yung mga over? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yung 40, ilan ads niyan? 1.77. Parang sarap mag-under na lang, no? Under 42, ilan? Tayo na, over 40 na lang, okay niyan. Ang hirap, ang hirap. Okay, lapagan mo isang kambing. Bakit ng ano, ads? Lapagan mo isang kambing. Pero tapag na ang kinawa ng Team Check Spirit. Check mo nga rin, sino mga nagpatalo dyan? May pera pa tayo dapat ka po. Bumomba kami dun eh. So over, no? Oo, first game ng AXA, over. Pasok yun ah. So dapat 8K pa yan. Baka pinatalo na naman kaninang umaga nila, Sir Jules. Silang dalawa ni Jay nagkas eh, no? Tapos yun na naman yung game, yung Elite League. Pinatalo na naman nga nung dalawa yun. Diba bawi natin dito yung Spirit? Sayang kanina, pasok na sana yun. Kung sure over na yun kanina, mm-hmm. Diba? So, ito naman yung pag na kahit paano na-draft. Ubus nga yung diba? Drafting time nila, tignan mo. Yung pug na maganda to, every time may tinker talaga. No Nether question asked. Talaga yun. Oo. Napapansin mo yung sa Nether Ward, nasasaktan siya. Ano ba yung series kanina? Nakitas nila? Exe. Exe Boom. Red Ace. Magkano tinataya nila? 500, 4,000. 4,000? Ano yung talong 4,000? Talaga nila, Sir Jules. Masisisi na naman to. Hindi, okay na to. Magtitira lang tayo ng mga 1-5 mamaya. Okay, 2K. Pero kung manalo tayo, edi at least may pamparlay pa kami sa Nostra. Storm Spirit, support nga ata yung Tinker dito, Polly. Nabanggit mo na. Eto na yun. Eto na. Thank you, Tinker to. 100% sure. Sakit nga sa lane yan, Tinker. Tinker SK ka lane mo, may laser. Pero strike laser March. Eh, alam mo na tong MK carry. Oo, oh, di ba? Miss chance pa yan. Paano ako bubuo ng ano? Ng Boundless ng Jingo Mastery mo kung na-lasering ka. Matay. Si Ami, dami pa namang hero dito eh. Dami pang range na open. Oh. May mga gyro. Tapos yung tipong napapag na support kayo dahil lang sa Tinker, eh yung Tinker naging 4. Ah, pero pack ni Larl. Ito naman daw yung solusyon nila. Ah, at least maganda naman ito sa lane up against versus Storm. Storm. Lagi namang looking good yan eh. Pag naunahan mo siya mag-6-6, ang coil mo lang mamamatay. May silence ka din. Anti-Storm. Hindi ko lang gusto to kasi pag Pug... Ako Pug na Lord ako eh. Mahiligaw sa Pug na eh. Ayoko yung pack kasi hindi ko mag-visit gasolinahan yan eh. Mas okay yung mga storm lang yung lalagyan mo ng yung i-drain mo. Mas ulit kasi mas maganda yung mana effect niya eh. Pero compare mo sa pack na natatanga pa minsan. Tama ba yung Nether Ward talent ni pag nasa level 10 na? Oo, pinagpalit yung sa 8. Plus 1, diba? Deposit yun. Ayoko nun. Maganda pa rin yung level 10 plus 200 HP ka. Ang ginawa kasi plus 2. Dati kasi plus 3 yun eh. Level 15 talent dapat yung Nether Wards. Ngayon, level 10 na, plus 2 nga lang. So, limang hit yung Nether Ward. Baka naman mag-pay up kasi Nether Ward game siya, di ba? Sa Heroes ng pwede. Extreme. Pwede. Tapos walang right clicker dyan, oh. Tama mo mamaya, mag-pay up yan. Pagka nakita mo si XSS, naka 5 claims, oh. Ano ba tawag dito? Nasa level 15 talent yung plus 350 HP. Yung level 10... valuable yun eh. Hindi naman mabilis mag-exhibit si Pugna eh. Ganun kaaga, no? Nag-level 10 na. Dati naka, ano ka na, tawag dito, it's either naka-lens ka or glimmer cape. Tapos yung HP mo, mga umaabot ng 1-3, 1-2, kahit naka-bracer, ano ka lang, tranquil. Dahil gagawa na nga nung talent. Pero ngayon, lambot niyan. Ayun yung pagtinalo lang ka ni Storm, medyo kikilig-kiligin ka na. Na-hookshot ka ni Clockwork, lista mo na. So, Lycanthropy and Marsh yung tinanggal nila dito. Magagayro nga yung ano. Magagayro dito yung extreme. Extreme. Tinanggal yung troll eh. Yung troll din, good option sana eh. Pandibap mo sa Pugna. Mm-hmm. Buisit kaya si Pugna na dyan ngayon. Dati favorite ko yun eh, pag nakikita ko yung troll. Pero nung nagkaaganim, hindi na magandang counter yung Pugna dun sa troll. Buti kung offline Pugna ka, yun okay pa yun.
Yung tipong makapagdagon-dagon ka, early pa lang mabuburawat mo na siya. Parang ang hirap isipin ng hero ng Team Spirit sa kanilang last pick kasi nagkaubusan tapos wala na silang oras. Yung reserve na nila dito 3 seconds na lang kay mo eh. Mabilis ang ano to eh. Decision to eh. Darkseer ka na lang. Okay, Darkseer na pag lang. Pag no choice ka na, pick mo na yan. At least mag-item mo pa rin naman ng mga teamfight items. Yan, pasok yan. So either i-weaver ka na ni Ami dyan. Faceless Void, ilabas mo. Weaver ni Ami, SB ni Ami. Ano pa? Ano pa lulugi sa kanila? MK kasi. Kahit Gyrocopter lang, okay lang din eh. Hindi naman nakaban eh. Clockwork Gyro kayo sana eh. No? Almost good to swing na yung lane nyo. Nagsasabi si Ami dito, Gyro ko. Gyro ko, huwag ka na matanga. Pero optional talaga. Ang dami eh. Ang dami pang option. Dami pa naman lang oras. So, talagang pwede pa nalang pag-isipan. Para kasi ang sarap mag-range. Para kang sarap mag-range hero, gawa may pug na eh. Baka mamaya pag mag-double melee kayo, Darkseer pug na ka lane, bulihin lang kayo eh. Mm-hmm. Eh kung mag-gyro ka dito, may kill threat kayo sa lane, okay lang din siya versus MK. Sa bangapak, okay lang din siya kasi naka-BKB ka. Helicopter! Helicopter! Let's go! Iisipan nila ng matagal to. 1 minute pa. May na-explain nata si Ami. Ayun o. Sasalita lang ganun eh. May sinasuggest. Eh, ikaw kaya maglaro. Ganyan, ganyan. Pre. Gusto ko to, pre. Lee na carry. Alright. Ah, wala. Nakapag-decide na. Umupo na eh. Baka naman tinker carry to. Hindi, Lee na carry. Binubuwang lang tayo. Tapos Lee na support. Maganda naman yung ano eh. Pasok naman yung Lina. Pasok changes sa innate ni Lina ngayon. Pagdating sa lane stage, lumakas siya lalo dahil sa innate ability. Medyo, ayoko lang kasi mag-Lina pag ganito yung mga hero yung padive. Mm-hmm. May pack, may Darkseer, MK. Automatic malalapitan kay. Si Lina kasi ang gusto niyan yung ma-pre-hit ka sa likod, sa backline. Hindi, kayang protectan yung Lina dito. Tinker support to eh. Lagyan mo na lagyan ng shield to eh. Automatic nagbiblink. Defensive matrix. Oh, defensive matrix. Bagay, may pang-reposition. No? Pero kasi talagang napunta na tayo dito sa state ng Dota 2 na medyo weird. Lumabas si Tinker support, yung Lina carry. They're back, mga pare. MK carry din. Talagang yung spirit lang naman yung gumagawa nito. Na-explain ko na sa'yo ito. Kahit first pick, MK carry yan. Alam na alam. So, maganda. Interesting yung draft natin dito ngayon dahil nakakita tayo ng kakaiba. Kakaiba. Tingnan natin kung ano yung pwedeng i... pakita sa atin sa game na to kung magiging sobrang ganda ba or mamaya pahamak pa na pinikpik mo tong mga gantong hero, di ba? But knowing thank you, sabi ko nga kung siya lang yung player na naglalaro ng mga unusual post-por na napapagana eh. Laging may impact. Kaya nga goated, di ba? Goated talaga yan. Goated na yan na position 4. Kahit dati, hindi naman meta ni Ricky Maru, bigla nagre-Ricky Maru 4 eh. Hindi mo alam tuloy kung susundan mo o hindi eh. Kahapon, panay Timber naman. Timber support yung nilalaro. Ngayon, nagtitinker na. Tinker support, di ba? Ano yung babad mo dun sa taong yun? Mahirap na. Mahirap siyang ano. Kalaroin sa draft. Ayun lang yung masasabi mo. Ano yung babad mo dun sa taong yun, no? Problema eh, no? Parang pag iniisip mo, masyado ka pang mag-overthink. Wag ka, bigay mo na lang yung ano, yung expected mong kukunin niya, then mag-prepare na lang kayo sa ganung hero niya. Yung mga pahudoy code wink, at least alam mo pa kung paano kontra yun. Oh, kasi yung biglang banibago pa yung makita mo, teka lang, paano to? Tulad nito, Tinker, di ba? Pero hindi pa natin sure hindi, kung mag-prepare pa talaga. Hindi, kaya nga pinugnahan eh. Tapos MK, ang problema kasi support lang yung Tinker. Yun so kahit mamaya huli-hulihin mo yan, walang pakialam yan. Isa ng trabaho niya, no? Magde-defensive matrix ng Storm na papasok, Lina nga naman. Tapos nagmamarch lang sa teamfight. Tapos item sila mamaya. Bakit yung Tinker na nagre-Gribs? Hindi, pangit yung Gribs din. Hindi naman na... Pwede pa rin. Hindi, may buff kasi yung Gribs na kahit nag-cooldown yung Gribs, hindi mo pa rin mahihil yung kampi mo. Parang, Crimson Guard, ganun din yung Crimson yung Guard. Yung kasi ginagawa nila kapag ka-Sun King si XSS eh. Di ba kasi laging pipe to Crimson yung binubuo ni XSS. Kailangan may merong bumuo ng Gribs. Tapos itong Clockwork, for sure, mga Solar Crest pa yan. Yung talagang kinukompleto yung mga pakunat item. Boss Polly, Boss Kimo, pasabi kay Direk, paayos wager, wrong settle. Naku! Direk! Narong settle mo daw yung wager? Narong settle mo ba daw yung wager? May nagre-reklamo dito eh, oh. Oh, extreme nalo game man eh. Tama naman daw si Direk. Baka nagkamali ka lang. Baka ikaw yung mali nang natayaan. Okay naman daw yung wager ni Direk, ah. Sa inyo ba, may mga iba bang nagkamali? I mean, sudden sa wager, regarding sa wager. Baka isa lang kasi nagre-reklamo, so baka kanya lang. Pabasa, yun lang yan. Oh, wala naman ibang nagre-reklamo, siya lang eh. Sa YouTube.
Team Spirit yung pinanalo, sabi sa winnings. Hindi, yun yung sabi dito. Pero teka, ito na yung March of the Machine. The level 1 March. Na merong sustain. May heal yan eh, di ba? Oo. Binapte eh. Medyo bobo nga yan. Parang pwede nga siyang pause for ulit. Taga-sustain lang. Promise, tingnan mo mag-grips yan. Grips pa rin ta. Oo, oh, grips yan, tol. Sarap sa lane niya, naka-arcane. Arcane eh, nakatutok na yung arcane, so grips pa rin. Maniwala no? Eh. Usually naman, pag tingin, hindi mo naman kailangan yung boots eh. Pero kung support ka, ba't di kumuha ka ng defensive item? Gusto ko yan, mga Glimmers, ayun yung, at least agrit lang yung cooldown si Glimmers eh. Uy, mamaya talaga, parang gusto mo lang dito, magka-graves, magkaroon ng mga Yule's Hex, siguro. Hindi ko alam kung medyo bright idea yung magka-dagger ka eh. Lagi naman magandang item ni Tinker yun, di ba? Parang pang-setup ni Tinker yun. Uy, tumanong yung CS nyo dun, ha? Kasi iba na kasi yun eh, yung rearm mo yun eh. So parang yung dagger kung support ka, hindi naman nag-i-scale yung int mo para bumilis yung cooldown. Pero collapse, dalawa courier yung napatay niya dun sa may baba, ah. Ano yun? Nanapak si ano, Darkseer. Ano, mabilis naman pumalo ngayon yun, gawa nga nung talent, di ba? Ay, nung paset. Medyo ginandaan pa nga ito ulit eh, di ba? Yung parang average na rin. O, yung isang creep, yung saksi. DY. Okay. Nakatakas nga lang yung isang melee creep, so hindi nila masyadong maaalagaan yung creep wave dito. Nabutasan sila doon, sabi hinaharang pa ni Mira. No? Okay, Pugna 5 yung ginawa nila. Jakiro, post 4. Okay. Sa bagay, medyo nauuso na rin to. Malakas naman yung Jakiro post 4. And kung Pugna nga naman isasama mo dito, mas mabubus mo yung lane ni MK. Yep. Mas matutulungan ni Pugna itong MK. Hindi, actually, parehas lang din naman eh. Medyo pangit lang ata nga yung Darkseer Pugna, no? Compare mo sa Jakiro, Darkseer, at least may combo kayo sa early, may slow, may damage na lang output din, no? Kayo early. Itong mid lane naman natin dito, even lang naman to eh. Foxstorm. Even lang sa early yan. And minsan may mga games din tayo na nakikita na yumaman yung Storm na unahan ng Orchid yung pack. Oo, oh, yun. Uy, Ami, wala siyang nasi CS dun. Hirapan. Kinokontest talaga ni Collapse yung kanyang nasi CS. Pero ito, March of the Machine. March tas farm. Hindi, nalulor mo yung big camp eh. Oh. Maganda naman yun eh. Water rune, nagka-secure lang naman yung dalawa. So, baka maging quiet game ulit to sa ating early. Pag basta yung over, wala na. Over 40 tayo po. Eh, laban na yan. Huwag din muna kami yung pa-excited. Tinatapangan pa. Ni Laser. Ay! Wala yung damage ni Laser. Hindi ka nga naman lalaban pag na-laser ka. Ay nga, yun no. Parang ang hirap magtapang-tapang kung MK ka. Na-laserin ka lang eh. Pero pack dito, grabe ka ready si Lord. Pumili pa siya ulit ng isang consumable ng tango. Meanwhile, DIY dito. Was able to pop the battery assault kasi nga lang andan yung slow. And hindi niya nag-interrupt. Hindi umabot. Yung pagkuha ng healing Lotus. And even with the Cogs play, masyado malabo in terms of damage. Sarap nga mag-Jakiro ng Clockwork ka. Lane 1 hit mo lang yung Cog. Oh, isang click, minion. No? Isang click lang dahil double attack na to ngayon eh. Sa ano pala kamali? Sa YouTube daw, mali. Sa YouTube kamali ka? Anong gagawin doon? Oh, yan. Ganito na lang daw. Ginawa ni Direk. Binigyan kayo lahat ng 5 points. Nagkamali si Direk. Oh, so sa Twitch, YouTube okay naman. Yan. Yung sa YouTube daw, nagkamali si Direk. Wala. Hindi ako magbabanggit ng Shuruin dito. Grabe itong laban nila. Grabe itong laban nila, guys. Hindi mo malaman talaga. Oo. Hindi mo malaman kung sino yung mananalo. Kanina pa sobrang intense. Back and forth, eh. Huwag mo akong piliting banggitin yung Shuruin na yan. Eto. Si XM. Since meron naman siyang raindrop, kaya naman niya sabayan dito yung puck. Pero Larl talaga tinatapangan lang for the water rune. Patay, and na-secure naman niya. Larl naman dito. Under the illusory orb, yun nga lang mabablock pa rin naman ng raindrop. Kasi wala siyang water rune dito. Oh, yun yung naging problema. March, kinumit. Heal na rin to para kay XM. Hindi, pag dito mama, wala tayo. Ay, heal pala yan. Basta kasasaluhin mo. Oh. Saluhin mo. Sarap eh. Ito, March kita, heal ko. At least, kaya din siya nakapag-riffle ng bottle, di ba? Kaso makulit, may posh ka, tumatambay pa dito sa gitna yung medyo dama mo ng lugi kahit hindi ka nagka-water run. Pero Mira, delikado ata. Dito, siya na yung inabutan. Surge activated, pero manlalaban. That's gonna be Ami in trouble as well. Who will be the first one to die? That's gonna be Ami! Siya pa yung nakapatay. First blood secured para sa side ng Team Spirit. Si Mira pa yung nakakuha. Wala na rin kasing mana tong si Clockwork nila eh.
Ang galing din ng call doon. Kala ko Serge takbo na lang yung Jahiro, pero biglang lumabo, no? Sinugal, no? And then, nag-pay off. Sa bagay, kasi pag humarap ka, may attack slow ka kasi. Diba? Na ano naman siya eh. Tawag dito yung na-dual breath niya naman. Pwede na. So at least nasimulan sila ng team spirit dito sa may baba. Yun yung importante doon. And di pa tapos. This time si Gulaps yung delikado ngayon with the cogs. Wala pa. Istando si Chang Ame. Parang lagi walang follow pa. Level 2 Dragon Steel. MK, nandito! Kaso nga lang, kumunik nga si Radan. That's gonna be the main problem. Laser, tatama pa ba? Tamama naman. We'll be protecting Ame this time. Tayo, and tayo. Chico dito. Just trying to zone out Mira. Ah, mababamatay si DY. DY na dual breath. And patay na naman Mira dito, claiming another kill. Pero sayang, no? Aga ng rotation ni ano eh. Ni Radan, anong ginagawa niya dito sa mga punuan? Ayaw na. Ayaw na mag-dota ni Radan sa taas. SK daw at tapat ay malakas eh. Pero bumalik pa rin ha. With another bonus strike. Pero andun na yung defense matrix. Is it gonna be enough to protect Ame? Ame is still gonna go down here. Sticker, right click ko. Patay din. Easy lang, sabi ni Shinkyu. Well, ito yung problem pala, no? Kasi kinuha nga pala ni Shinkyu yung heal. So wala siya yung nagte-teleport sa defense matrix. Okay. Kasi heal ng March yung kinuha niya. Pero siya naman yung nakikinabang lagi. Nabubuhay siya eh. Siya yung nabubuhay sa mga teamfight eh. Meanwhile, Storm, matatagpuan. Si Miposh ka dito. Yep. Ilista. Ilista ba to? Ilista ba to? Malas din yun eh. Patay na to. Ganun na lang. Ah, patay na to. Sabay kuha pa yung ward. Ah, diba? Sure, itang rotation. Nakapag-deward pa. Mm-hmm. Ay, Diyos ko ka. Sinalapsap mo yun, Miposh ka. Teka, don't tell me. Pwedeng mag-agaw yun. 7 minutes. Hindi siya dumiretso, sayang. De, parang ang sarap nga naman umago ng tingkas ko sa wisdom, no? Magma-merge ka lang. Eh, pero tika, siradan dito. Talagang continuous, hinahabol lang. Nalaglag. And cogs. Now, DY with the battery assault, even with the Sandstorm Barrow Strike. Do they have the damage? The Crepify? Kaso na, na-amplify dahil yung damage yung Sandstorm. And Radan, nakatalon with the bonus strike, holding 2. And nakapag-3 dance out pa rin naman. Nabuhay naman dito si Radan. Pakabalang, pakabalang. Muntik no, no? Muntik na siya dun, gawa ng Dekre, no? Sumakit yung Sandstorm. Parang dapat ang dinekre niya yung malapit kay Radan. Kaso parang, alam mo yun, napipil mo na gulong-gulo yung buhay ni Radan dito. Nag-rotate ka sa baba. Napapula ka lang. Pagbalik mo ng top, hinarang ka pa. Pero at least in terms of net worth. Naku, may push kaya na naman si Clockwork. And nakakags na naman dito with the laser, battle strike. Should be enough. The crep, Dubai sometime. Pero rocket flare dito. Patay na rin yung pog na. 7 minutes para sa game natin, Kimo. Dikit naman tayo. Early nila. Ayun, 4-3 lang. Si Ame lang talaga yung medyo looking bad dito. Level 4 pa lang siya. Tignan mo yung level ni Collapse. Level 6 na. Binuburaot pa yung pagja-jungle niya. Wall na commit. And Ame, habulin pa rin naman ni Collapse. Level 6 up against level 4. With the vacuum use. Hindi pa rin enough in damage dito. And continuous farm pa rin naman. Hindi maganda yung nangyayari dito kay Ame. Aga mo na backshot. Lina pa mo. Kung nag-gyro ka na lang, nanalo kayo sa lane. Babil ni Lina ngayon. Mainstorm siya, no? Arcane pa mainstorm. Jungle talaga ang it. Chang Ami. Ayaw ni Lina yan eh. Usually, pinipick mo to kasi gusto mo manalo ng lane dahil range hero yan na malakas yung damage output. Kaya nga, malakas sa lane stage. Kasi naunahan sila dun sa may baba. Talagang siya yung naghirap dito. Yan, yan. Gusto hero ko to, narinig ko to. Ano yan? Farm lang hanggang 42 minutes. Yon. Yeah. Tama yan, boss. Pero tama din yung ginagawa ni XM. Looking towards Mira. Wala, sinur yung patay sa kanya. Wala, ito naman yung ano sa extreme na pag nabigyan mo ng hero talaga si Mira na alam mo yun, ito yung mga storm. Gumagana talaga. Si XM. Oo, si XM. Alam mo, level 6 si Tinkero. Nagpa-farm din. Ganda rin kasi nakita nila kanina yung Jakiro doon. Meron silang advance ward sa bawat lane. Automatic, mahuhuli nga naman siya nun. Pero let's see, mukhang nakaka-farm naman na ng konti si Lina. Medyo mabagal lang talaga, wala siyang level dito. Expect mo na to kapag ka hindi naman kayo nanalo ng lane, no? I mean, at least mabalis naman pa rin mag-clear yung Lina. Maiwan mo lang talaga to, makaka-recover din naman. Kasi wala lang si Radan, talagang hinahabol hanggang ngayon. Imagine no? Mo, level 6 ka-level niya lang si DY yun. Tapos ka na level ni DY dun. Ay, dahil naiwan nga pala sa lane to, no? Namatay si Lina.
nung first blood and tas naka-solo XP siya ng support. So, after tier 1 bottom, tier 1 top, yung magiging trade-off dito. Sing-sing lang yung nakita natin. Kasi ito sinimulan na with a hookshot and the cogs. Radan dito. There goes the laser with a march of the machine. And Storm zipping in forward. Radan dito will be taken out. Radan dan. Parehong tagirap yung safe lane. Oo, sila yung mga napapanish dito sa game natin na to. De, pero okay lang daw to, sabi ng Team Spirit, dahil meron naman silang pack. Ito yung insurance ata. Pero hindi pa natin nakikita yung pack dito mag-rotate. Pack game to eh. Pag inisip mo, pack game to eh. Walang huhuli sa'yo. Okay. Baro lang. Focus lang muna siya sa item niya, then tsaka siya magiging effective. Ito lang ang rotation. Speaking of, Dream Coil dito. For the Clockwork, he's immediately dying. Same thing with the Storm zipping out. Actually, zipping in forward para sa Storm Spirit. May march eh. Mira dito. March with the Sandstorm. Masakit yung damage per second. And that's gonna be Jakiro for the trade-off. Even lang yung nangyari dito. Grabe nga yung sustain na ito. Okay mo. Yung Storm na mukhang mamamatay kanina. Wala pa kasing level din yung Jakiro. Kung level 6 yung Jakiro, parang pwede. Kung makukommit nyo lahat. Pero ito na nga, 7-4 pa rin yung score natin, guys. And less than 1K gold lead para sa side ng Extreme. May libreng taga-refill pa ng bote si XM. Ganda nga, ano, no? Nag-double lang si CQ. Pampadami ng sustain. Okay. Sustain, pampabilis na rin ng cooldown kasi nga intelligence pa rin naman yung null. And Amay dito, nagalawa naman ni Radan. Di pa tumama yung last sec Ari. And 4 heroes to sa side ng Team Spirit. Pag nabuhay, dinaya. Amay dead. Patay na siya talaga dyan. Kahit pa paano yung MK, may nakukuha pa nga eh. Yung Lina yung talagang taghirap eh. Hindi, taste na lang yan. Talagang ganyan kailangan niyang gawin, mag-farm na lang. Kaso rotation coming from Extreme, hinihintay nila si Pugna. And spotted here with the hook shot to start things off. Is it pick up lang din sa side ng Extreme? Support you though, dead. Collapse naman dito. Si XM. Parang gusto na mag-gabol ah. Kaso kahapon kasi talaga napanood ko yung walang hiyang storm nito ni XM. Mm-hmm. Wag gubuhat to eh. Yung makapag-aga nims. Yung ibang team binaban talaga yung storm dito eh, sa Extreme. Mm. Pero ito nga, yung pack yung nakita, ayun yung pack talaga, yung ticker yung nakita dito with the Dream Coil. And patay na dito. Nakapag-march pa rin naman, but it's gonna be too late. Lang atat lang, oh. Ang cute ng mga march niya, yung kumakagat-kagat na ganun. Pero yung SK, ito yung napabayaan ata rin sa kusina. Yung mga offlaners natin dito, Polly. Mayayemen, so maaga-aga yung mga team items niyan. Yep. Pero meanwhile, Ame, ayoko na sa baba. Dito na lang ako sa gitna. Pag-farmin niyo ako, guys. Mahirap. Mahirap maglaro na dun sa baba. Ito'y mahirap din. Buti nga, na-delay siya ng sagad eh. Kasi pag nakita mo yung Lina ng mga 8 minutes to 10 minutes na nakamile, alam mo na mag-i-scale yan eh. Magkaka-glapenir agad, magkaka-BKB. Ang bilis mag-farm, di ba? Eh, kasi once magka-glapenir yung Lina, yun, doon na siya nakakatakot eh. May kill threat na eh. Madali na yung setup nung i-glapenir, stun to combo ka lang, no? Oo. Okay, dasal-dasal, tiwala na lang kay Larry. Si Larry ata magdadala dito. So, sige, march lang. Galing kumuha ng ancient niya, no? Kasi nag-heal ka na rin sa march, eh. Sobrang safe. Kaya mo tankin yung ancient. Ang downside lang, kasi minsan tinatamaan ka. Diba? Holy Locket. Yung eh, yun nga yung mag-heal. Grim Holy Locket. Holy Locket yung nakita ko. Nakakita up sa kanya. Pero Darl dito, na-hookshot pa rin naman. And Barosek for the follow-up. Vortex, kaso nga lang yung damage lacking still to bring him down. Darl dito with Dream Coil. And nakapag-disengage pa rin naman for the pock itself. Now, DY siya will be protected by the defense matrix nito ni Shinkyu. Ganda ng TP ni Darkshep doon. Tama, na-heal sila lahat, oh. Yun nga naman, pag gumawa kayo ng hindi nyo napatay yung target nyo, ito yung maganda sa Team Spirit. Meron silang gasolina. With the poke na. Well, hang on. Tamang ingat din naman para sa Sun King. Wala, di pa naman kompleto yung kanyang pipe dito. Pero teka, bakpaka na ata ito. Nagkakamukha, Anders. Grabe. Ito na nga yung reinitiation and the Vortex with the Battle Strike Sandstorm. Bugos Command, Battle Strike Vacuum onto 2. Together with the wall. Pero yung sustained defense of the Matrix plus the March of the Machine. Nag-iil no, sila. No, pala, dying on the side of Extreme. They want to continue and the Dawn will be protected by the Grab with his right lane coming into play, but it won't be enough. Patay pa rin si Radan. May Porsche ka. You're gonna go down as well, Larl. Try to bait down the Storm. But again, and yung March of the Machine Kimo! Buhay wow pa rin, Extreme! Next level play, Tinker support! Nasa wall! Nasa wall kayo, tapos may Wukong's Command, hinihil lang ng March! Ano yun? Harap ng Dota! Road to 0-3 ata to. Parang ang ganda ng ano, teamfight na Wukong's. Na wall.
May drag, wala pa lang mga crowbar, pero andun yung mga damage. Kaya nga. Disaster. Tiga may buhay ng SKO, kalahati. Natapos yung team fight puno. Mapupuno na siya. Ganda ka ng lakit niya pag ganyan yung gusto mong trip, no? Ina naman nun. So, yung storm pa. Hindi, may ano rin kasi siya. Nakapipe na rin kasi guys yung Sun King eh. Mm. Para nga naman yung mga magic damage din. Hindi ito damage yung walang problema eh. Sinusundan lang ng Tinker eh. Binibigyan na ng bote lagi. Nariripilan. Oo. Walang uwian yung storm. Wala talaga ni Sun King. Hindi talaga nitong player na to. Daming racket. Ni Orchid na yung storm. Ikaw ba? Kung coach ka, Tinker? Anong gagawin mo doon? Gaya, kung bahala. Malamang yun lang yun eh. Gusto ko Tinker. Pick mo yung Tinker. Wala eh, wala ka naman idea doon eh. Kahit ikaw yung coach eh. Tol, sinabi mo ba yun nung nabasa mo yung patch? Tol, Tinker ka, practicein mo. Konti lang yung ganun eh. Bibihirang-bibihira yun eh. Ang usapan nyo agad yan pagka coach ka o ano yung mga na-upgrade na hero, ano yung mga okay. Sila pa rin naman magka-try yung player pa rin at the end. Ah. Pero mukhang na-try naman ni Shinkyu to and may Bosh ka here. Inaabot na naman another kill. Ano ka papasok sa teamfight nito? Ini-imagine ko na eh. Parang as long as mag... Pag nabuo nga yung Crimson 5, tapos may March. Paano ka da-damage? Kailangan ano, mahuli mo yung Tinker or makahuli kayo ng hero nang hindi pa lumalakad yung March. Yung nasa likod pa lang. Truth. Pag dumating na yung March, ang hirap na eh. Pero ito, pero try nila. Sustain na naman. May March na naman. Shinkyu na naman. Ito na yung counterplay. With a hookshot, Mira dito is the one in trouble instead. The next sim, kumukolekt talan ng Galvanize boss. And looking at Lorne, nakapag-illusory orb out naman. Di naman umorbit yung Orchid natin dun from XM. 13 Galvanize na para sa Storm Spirit. Alam mo na to, nangyayari na to. Biglang yung Dino, sarap ng buhay oh. Bakit nananalo yung kakampi ko nang hindi ako kailangan ah? Why not Coconut? Orchid na yung si XM. So medyo may kill threat na kay Pac. Alam niyo na pagdating yung Pug na ka, pati Jakiro, di ka na rin pwedeng makita ni XM. Di siya nawawalan ng mana, lagi siyang nire-refill ni Tinker. Walang downtime yung Storm. Toxic ah! Ganda ng plano, grabe to! Oo nga, masyado nang ginagalingan ni Shinkyu. Eto na, mag-a-Roshan. Eto, mag-a-Roshan. Uulan na yun ng March. Ayan nga, hindi ko na nga binabanggit. Eh. Nire-remind mo pa ako na sabihin yung Shuri na tiliste. Relax ka lang. Inipigil ko na nga eh. Easy rush pa to. Bakit? May March eh, oh. Diba? Bakit? Diba? Sino mo natakot? Wala na babawasan! Oh, shit nito. Daming intindihin. Daming isipin, ha. Good luck sa mga pub game, guys. Oo. Ayun lang yung masasabi ko. Tutulak-tulak ka niyan. Diyos ko. Si Radan na pumunta sa Echo Saver. Oh! Muntikan pa si Radan. Buti hindi inabot. Hindi, yung item build niya dito. Yan yung nakakalungkot. Pag carry ka na pa Echo Saver ka, hindi ka na papamael or Battle Fury. May makapalo ka ba sa game na to? Ano yan? So magta-transition ka, blong padeso. Pero pa Radiance yung gusto niya. Ito pa Crimson. Patay. XXS, nakikita ko na yung Crimson. Dan-dan-dan-radan-dan. Hindi, pagod na talaga yan. Masakit pa rin talaga yung nag-3 games ka kasi ng lower bracket. Ilang bibihirang team yung galing ng lower na mananalo papunta ng finals. Oh. Stats doesn't lie, sabi nga nila. Wala so, na si Ami, looking good na dito. Wala na, fully recovered dito eh, yung Lina. I mean, ando pa rin naman yung network ng Team Spirit. Like, just like game number one, ticket yung mga core heroes. Anong bubuoy ni Lal? Manta? Tama ba? Manta style ba yun? Ata, ewan ko. May alacrity ako nakita eh. So, hindi ko alam kung ano yung alacrity na. Aga names lang naman or Dragon Lance. Pati Manta, yun yung mabubuoy mo doon. Pero kasi yung Orchid yung problema mo dito eh. So, kaya in-expect ko Manta, pan-dispel. Sik mo naman nun, paka naka-manta. Walang silbi yun, Lods. Mag-yules ka na lang, ganun din tama nun. Maganda yung manta before Kepak. Ayun yung sa Dream Coil Axe niya, nanggagaling sa mismong hero. Kaya kahit yung illusion, meron din. Oo, rapid fire. Kasi binago nga, di ba, sa Dream Coil na nanggagaling yung atake. Kaya ninerf yun eh, kaya ginamang ganun. Ang sense yung build niya dyan pag tinuloy niya. Pero ito, relic na si Radan. Di ba, mali lang, hindi naman siya mag-manta. Pero yun nga, anong gagawin niya sa Alacrity? Dragonlance Axe? Mali na napindot yung bibili siguro nang hinahanap niya yung ano doon, yung napa-shop. Hinahanap yung Stop of Wizardry. Diba yung nabili? Tapos hindi pa nabenta. Nasimulan nila. Ito yung dapat mong patayin si Shinkyu kasi wala silang inabutan. And counterplay, di wala naman din inabutan si XSS for the Barrow Strike. And look at that. Defense Matrix, sige.
Okay, gawin nyo yung SK. Paano kayo go-go niyan? Nakakainis yung sinyo. Oo nga, no? Paano mo? Diba, harap lang yung SK sa inyo. May Pipe Crimson, may Defense Matrix, may Martialy ko. Wala kayo damage. Zero damage kayo. Isipin mo kung may mga grips-grips pa yan. Tapos nga, yung Clockwork nakita ko kasi naka-ano siya kanina eh. Yung pa-solar nga. Pa-solar crest? Hmm, harap nga. Ito, wala na, nabuhay na sa jungle, oh. Hindi na kailangan sumama pa. Ito yung maganda naman siguro, going for Nullif. Nullifier ba yan? O baka Regents yung gagawin niya? Regents muna, yan. Kasi nanalip mo na lang mamaya. Kita transition pang farm na lang muna. Hindi ka kasi nag-mail eh. Hindi ka rin nag-fury. Kailangan magkaroon ka ng farm mechanic. Lalo na ikaw yung carry dito. Yep. So, ano nang gagawin? Eh, gusto ko makita yung pack eh. Hindi ko malaman kung ano yung item niya ginawa eh. Hindi ko rin alam eh. Ang tagal itutok sa pack. May nakapansin ba guys sa item ng pack kanina? Hindi, makliklik din yan. Hintay lang natin. Tatalong pa yan eh. Jakiro, makikita dito. Hookshot na commit. Eh, naabutan na nga. Patay na to. Kakatipi niya lang eh. Gusto niya lang naman sana kumuntis ng wisdom. Pag landing mo, kitang-kita ka ng kalaban. E double wisdom, makukuha na nga dito ng extreme 4K gold lead bigla. Damang-dama mo yung hirap na ginagawa sa kanila dito. Parang nahirapan sila sumagot ngayon. Ito na nga, yung pack, tutok mo sa pack. Ay, hindi. Parang wala pa siya nabibalik. Kimo. Hindi nilang tinuloy. Naka-queued up lang kanina. Pero Glyph Nair on to 2. Zero done pa ata yung pwede madamay. And ito na nga, yung Holy Locket. Binigay pa kay XM. Gave him some sustain. Same thing with his mana. Wala, nakatakas naman. Nakatakas sila. Nakatakas. Sumasali na rin si Ami. Pero Storm, round number 2. Zipping in again. Kaso wala na siya mana dito. May Aegis kasi siya. Binibait niya rin yung sarili niya dito, Pony. Tinatapangan lang niya. Dumingin, no? Ba't ganun? Taas. Ano, bagbayan? Bagbayan? Ba't nakahuli locket, no? Hindi, unti-unti mo maintindihan yan, eh. Biglang ipapatch ng pakonti-konti. Gagawin ng 7.37... Ano una nun? A? A ba mo? May A ba? Oh, A. Okay. Pero ito, Storm again. Talagang binibait lang niya. Fina-force niya magkaroon ng teamfight dito. Orchid, na-commit. May silence din naman dito yung Pox, so good thing. Blink Dagger completed may naman na para kay sa kabila. Tutok mo. Ayun, si Mira. Nakapag-linear naman. Ice Pot. Macro Fire, kinamit din. Interesting. Walang namamatay dito, nagkaka... Batuan lang? Lang. Oo. Diyos ko. Nag-heal kasi, guys, yung March of the Machine. Medyo annoying. The strat is real. Mag-crimson pipe kayo with March of the Machine kahit ano kaya nyong tankihin. Nag-glimmer na rin. Kung ikaw yung kalaban, makakita ka ng dalawang March, babake. Ano na yun eh? Pinaka-concept na yun eh. Makita mo dalawang March, hindi mo na makakainin yun unless siguro kung naka-heart pipe ka eh. Naka-BKB ka. Kaya mga ganyan. And speaking of BKB, ang meron is yung Storm. Paano kayo lalaban? Parang... Storm! Found the next target. Pero hindi enough yung kanyang ball lightning dun. Eh wala, kinini-clean up naman yung tower niyo. May napapala sila. Mabubugaw kayo, tuto objective. Samantalang yung spirit, laging mapapauwi. Kasi babatuhan kayo ng spell, pupula kayo, kailangan yung mag-reset. Ang problema pa naman ng team spirit dito, hindi sila yung lineup nila ngayon, yung capable members. Diba? So parang, eventually, masusustain talaga ng team. Alaka, naputo lang sa inabot! Inabot si Radan! And of course, Storm will shows up. Nakita pa niya si Jakiro ata. Patay dito. Tinamaan ng ball lightning yung Jakiro, nag-TP out. Radandan MK Pamor. Diyos kao. Nabauna yung Crimson plus yung pipe. And ito na, third item yung grips para sa Tinker. Pagka hindi niya minadali. So bakit? Naging healer ka na eh. Siya ka rin mo na. Eh, no? Oo. Okay, okay, di naman talaga yung nag-glimmers muna siya, di ba? Parang ang tawag dyan, medic. May medical lagi sa likod. Maga, anong role mo sa Dota? Healer. Inker, healer na ngayon. Iba na ang Dota. Nahuli pa nga ito. Ay, si Mira, nakakuha pa nga yung ating dust. So, patay na rin dito yung Jakiro. Wala, one-sided sobra, Poli. Nakikita mo lang na nakaka-farm yung spirit kasi lakas ng hero nila mag-farm. Darkseer pa. Pero, yung takbo ng game, hindi na nangyayari yung, alam mo yun, lilimahin natin, papalag tayo ng 5v5. Hindi mo kayang gawin eh. Hirap nga sa hero ng Team Spirit. Lugi ka sa item din eh. May naka-crimson pipe, tapos may heal. May naka-gribs. May damage pa sila. Grabe na yung item ni Storm. Grabe rin si Lina.
It's over ata to para sa Team Spirit. It's over na rin sa over. Hindi, patagalin na lang nila. Patagalin na lang nila. Over 40 tayo, di ba? Patagalin na lang nila. Ilan pa ba yung Roshan? Mimic. Ang bilis din kasi mag-perm na tingin ka. Hindi angat ako, hindi angat. Hindi angat ako. Kasi kung ikaw yung extreme, gusto mo rin late game eh. Lina, Lina Storm kayo, may Tinker kayo. Pero ito, DUI nakita, nakapag-hookshot nga lang. But the good thing is, Radahn here with the Banda Strike should be a first casualty on the side of Extreme. Pero Extreme, lalaban pa rin daw! Manlalaban with the BKB from the Storm Spirit look towards the MK. Where's the follow-up? He'll be protected by the pipe with the life drain sustaining Radahn. Radahn will be fine. So at least wala namatay doon sa tayo ng Team Spirit. At least nakapatay na sila. Yun yung importante. Kanina pa walang nangyayari sa Godzilla sa Team Spirit. Teka, may wrap around play pa sila. Ito, maganda to. Pero pumapesto pa rin na maayos. And na-bait yung Jakiro dito. Ah. Ginawang bait muna ng Team Spirit. Now, there goes the Wukongs finally. And Tinker is inside. Shiki dito with a Crimson Pipe. March of the Machine. Glimmer and Cape. Nobody is dying na naman para sa side ng Extreme. They are all dropping on the side of Team Spirit. And Laurel will be the next one to die here. Barosek will miss. Laurel will be safe from the Glimmers. But now, Mira is now getting targeted. Ando pa nga yung ating Holy Locket giving some mana for the Storm. Nakita mo yun? Nasa wall sila. Pati talaga nasa Wukong's command. Kinakain lang nila, Polly. Nagagawa naman yung combo eh. Walang damage. Tapos magkakadamage na si Ami. Yung Daedaluski mo. Pagkada yung BKB ka mo niyan, finish. Paano pa kayo papatay ng Lina? One-sided talaga. Grabe yung teamfight ng ano. Ano na yun, parang yun yung pinaka-perfect opportunity. Nakapag-wukongs ka, na-vacuum, na-silent si Tinker. Pero nasan yung damage? Kasi yung Sun King yung nasa labas, yun, ano, ganda, vacuum mo, dalawa. Inano lang, Crimson Idol. Hinil lang sila. Tapos yung pako, wala damage. Nakakalungkot. Siguro ano, sa ganitong lineup ng Extreme, yung mga pwede siguro tumapat dyan yung may mga pang bigla, yung talagang papatayin agad, pang burst. Sa lineup kasi ng Team Spirit, walang ganun. Wala, hindi mangyayari yan. Oo. Ano ka ba, pag inisip mo pa nga yan, burst naman sila eh. Pack MK, Jakiro yan, ang mga number burst ng damage. Ang problema kasi yung sustain. Masyado nga yung team item, yung heal ni Tinker. Nagpatong-patong lahat ng problema dito ng Team Spirit. Pag inisip mo yung lineup din ng Spirit, ha, isa na nga lang yung physical nila dito, si MK. May naka-crimson pa. Yun nga. So, kalungkutan nga. Ito nga, Barrow Strike, inabutan finish pa dito. In short, with finish. The Ice Path, hindi pa rin natin, finish. Pop the Grapes, pero teka lang, wala yung Tinker dito. Wala yung March. Maybe they have the damage this time around, pero ando na yung Grapes. Dumating yung Tinker, access dito. Half HP, Barrow Strike, disengage. Kaya ba patayin? Glimmering Cape to protect him with the defense of the Matrix, boy! Si Xexes! And now that's gotta be Larl in trouble with the Orchid play. Patay naman dito si Ami. Isolated from his team. No epicenter has been cooked up. Try to bring down. Collapse dito. We protect with the Ice Bat. And look at the March. Sustain again. Coming in from the Tinker. Saving his team. Saving the fight for the side of Extreme Gaming. And now look at towards Mira. Zipping in forward XM. He can't stop himself. Magmamatay pa rin dito. Yung Jack Hero mag-aabol pa. Buti nakataka si Radahn. Talk shit ng March, gage. Ay na, nakita ko na eh, nag-nullifier na yung MK. So parang ito yung isa sa kailangan nila. Para may ma-burst. Oo. Para may ma-burst ka siguro. Matanggal-tanggal mo man yung mga debuff kahit paano. Napilipin nila to. Nangigigil sila kay DY. Matanggal yung Crimson and DY dito. Ayun, speaking of nothing. May nullifier naman kasi. Wala na yung Glimmers mo dyan. Wala na yung Puppies mo dyan. Hold nyo lang, Spirit. Okay lang matalo kayo. Hold nyo lang. 40 minutes. I 40 minutes nyo lang. Namatay pa si Ami. So, pwede pa. Wala pang BKB. Kaso may Roshan eh. Magagawin, mapag ako ng Aegis angat. Eh, yun na. Grabe. Basta yun lang. Hindi ka pwedeng lumaban sa March. Hindi, daya ng plano na to. Pag may March, hindi ka na pwedeng lumaban, isipin no? Isipin mo anong lalayas item mo dyan. Hex na lang eh. Or mag-BKB ka na lang din. Kung para talagang for sure hindi ka mamatay sa teamfight, magawa mo yung trip mo. Yan nga. Ma-force to force up na lang din. Pang save na lang sa teammate mo. O sa sarili mo na rin. Yules, pwede rin. Mga ganyan. Galing. Galing ng plano nilang to. Hindi naman siya Lotus game para sa side ng Extreme. Hindi, no, nakita kasi natin naka-Holy Locket. Medyo nag-gets na natin ng konti kung ano yung gusto nilang gawin eh. No? Healer type na Tinker talaga eh.
Ang problema, yung teamfight potential din kasi. Ang lakas. Level 18 na rin, Kemo. Ito na yung tinker na hindi na mahihiwalay. Yun ang hindi ko inisip pa, na ganun ka-grabe yung epekto. Wala ka talagang dinadamage sa teamfight eh. Taas, no? Oo. Kaya ito, hookshot to start things up. Naputo lang sa nga. Pwede pa arrow strike. MK dito, protected with the pipe. Disengage ang tawag dito ng Team Spirit. Pero Clockwork. Ay, hindi. Nahuli na yung Clockwork. So, pwede pa na mabigyan dun. So, even trade-off lang naman for the support. Now, ito nga yung March nag-build up. So, expected mo na. Ayaw mo lumaban dyan. Dito sa likod. Kita nila si Sun King, XSS. Binabait na talaga nila ito yung SK. Pwede yung Storm, kaso may BKB ito. Masyado malabo. Ayun, sila pa yung nakita ngayon. And the with the Orchid, the Crep, nice save for the Puck. Buying some time, Wukong Suman has been committed to try and zone them out. Lysic Aray, hindi naman tumama. Nandun yung Faceship. Now, as for Larl, mamamatay pa rin naman siya dito. Wasn't able to dodge that. Patay yung Puck, and may push ka. Damay mo na si XM. Talon lang ng talon. 29 yung Galvanize, Kimo! Problema. Namatay na ba si XM? Hindi pa. No? Kanina pa siya sinusundan ng Tinker. 29 yung Galvanize. Paano mo i-contest nga yan? 29 yung mana region nyo. The most explosive play to by... ano? Ganda. Ganda ng TI. Ito na yun. Karap. Panchinkyo kaya next game. Get ready. Lalabas na siya pa yung Tinker for na mga nakakainis kakampi. Ito na yung Roshan. Yung ayaw mo makuha ng extreme key mo kasi di diretso na to. Tatry ba sila? Nag-roar naman na. May idea yung Team Spirit pero down yung Puck. Wala rin yung Puck na. Lotus pull dito ah. Diba? Kunin na rin kaya ni Tinker yung Lotus para talagang sagarin mo na. Going for Ganda leads. Nga naman na Lincoln. Sarap. Kasi may nalip eh. Mm-hmm. Pampahiya ng nalip yun eh. Kaya nga eh. Yun nga naman yung papatay sa'yo, sinagutan niya na agad. Nasa ano kasi, home country kasi guys. Pag ganito rin talaga yung self-confidence mo, alam mo na yan. Yung pack, hindi ka pa nakikita yung item ulit ng pack. Kanina, Witchblade Dagger lang siya. Nahinto, no? Baka nag-Yules. Or baka pa Lincoln din. Lincoln sa game na to? Kailangan mo eh. May silence eh. Mas bagay sa Orchid, no? Tsaka Barrow eh. Hindi na nalilinkan yung Barrow. Pag-renown? Hindi, bago, binago na yung effect ng sa mga Barrow, yung Earth Spike, hindi na nalilinkan, tsaka hindi na nalilotos orb. Nilagay na yung Claro. Linarify na yung mga nalilinkans. Kaso still, ayun yung problema ng Team Spirit. Talagang steady goal type ata talaga kayo sa base niyan. Ang nalilinkins na, Glipnir. Okay. Nalalotos din, babalik sa yung Glipnir. Pag may katabi ka, damay pa. Dapat naman kasi talaga ganun yun. Oo. Madami pinaga actually sa mga block tsaka reflect. Ayan. Grabe yung yoy yung Sandstorm ni Nadstone. abot sa mag-defend, no? Ang laki! Mo, haharapan na lang. May defense matrix. May march na. Mga solar pa nga mo. Paano papasukin to? Manonood ka ata talaga. Papasok ka ba dyan? Tatlo yung march? Diba? Bukod sa may heal, may damage pa. Yun yung problema mo. Pero hindi. Ang pumasok yung SK with a Vortex Axe coming out of the storm! 3 heroes na! Huli ka dito! But nobody's dying for the side of Team Spirit. The first one to fall will be the Pogna. Look it towards Lark, but imagine being down the SK. Yun yung problema. Wala sila sa march range. So yung sustain from Shane Q, hindi nila nakakommit. Nagamit din yung BKB nila dito. Pipilitin pa ni Ame yan. Kaya ba ni Ame? Kinaya. Pero ang ganda ng initiation. Ame, baka muna! Over 40 kami! Huwag nyo namang sagadin yan! Grabe yung extreme tol. Lakas. Sabi ka na. Kasi nung inisip ko magpa-finals to, kaso sabi ko nung dapat matusiro na ng spirit yung Nigma. Inisip ko magiging 5 naman talaga eh. Hindi dahil ikaw yung kasama ko ah. Kasi maganda talaga yung bakbakan lagi pag Spirit Extreme. Isa't isa yan eh. Hindi nagiging parang katulad itong game na to na sobrang one-sided eh. Ulit mo nga kasi. Game 3 nga yung curse. Mm-hmm. Oh, edi hanggang game 3 lang tayo dito. Tuloy na tuloy yung curse mo dito. Isang tamang game 3. Oh, hanggang game 3 lang din, di ba? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Maganda sa curse ko. Tas pag grand finals, game 3 lang din. Abot ako sa Nostra niya, no? Di ba? Oo nga. Ang galing mo doon, Pauly. Pasok. Tumagal lang dapat. Ilang minutes na lang kayo mo? Late game naman, okay lang. Kung 3-0 naman to, okay lang. Kahit 70 minutes mo eh. Labi mo 100 minutes, okay lang. Collapse.
Buti nakatakas. Hindi, buti ka mo, hindi siya naabot ng range. Yung racket player, no? Hindi siya nakita. Kung nakita siya dun, alam mo na yan. Alam mo na talaga. Hindi, may buyback naman siya, pero kalungkutan pa rin talaga. May Aegis pa rin dito yung lane, ha? So, angat pa rin yan. Rapa round play na. So, tama to, yung gag... Ay, hindi. Hindi pwede, hindi pwede. Baka mamaya warded dun, eh. Baka mamaya madampot siya, no? Mapasama pa. Pero yung ganitong pag nakapwesto na kasi talaga ulit, tatry nila dito yung SK, but this time, andun yung March, pero nice vacuum. To reposition the SK kasi umaabot pa rin yung March. Bloodstone up and look at his HP with the Vortex on the tree once again. That's gonna be the time dying with the Vukos command with the BKB as well. Sustaining himself, life drain from Iposhka, keeping the carry alive. Radan, back to Shiki has been found here. Can he bring him down? I don't think so. Radan goes down for 70. There is no more damage coming up from Team Spirit right now. Even with the hookshot over to Laurel, BKB activated, trying to run. Wala na magawa dito yung Team Spirit. Muno na naman lahat ng buhay nila, healthy lahat. Okay. Uwi na muna sa Shin-Q. Wala para, na mana. Para silang may fountain, guys. Dinala yung fountain sa base. Ng kalaban. Oh, boy. And look at XM. Wala, maganda ni Jen lang yan. Grabe yung galvanize dyan, idol. Ang taas, eh. Grabe yung galvanize dyan, idol. Maipon, eh. Okay, the rips pa. Ang dirty ng strat. Grabe. 31 galvanize. Parang, alam mo yun? Ginagawa nyo naman lahat eh. Nakukombo nyo naman sila eh. Mm-hmm. Hindi mo masisisi yung Spirit dito. Lahat nagagawa nila sa teamfight. Execution-wise, nagagawa ng Spirit. Kulang lang talaga sa damage. Oo. Oh. Dahil sa sustain na itong extreme. Hindi enough. Ayun na naman. Ito, the vacuum wall with the ice spot on the tree. Trying to burst on the storm. Can they do it this time? Protected. Defense matrix. Shinko dito wasn't able to protect the storm. Storm down. Finally, grabbing a big takbo kill. Takbo na! Takbo na! Takbo na extreme! Takbo na extreme! Okay, okay, nag-debut. Hindi ako, ma'am. Magantay ulit ng Aegis kayo. Well, hang on, Shin-Q. What a counterplay! Epicenter, Baro, strike. Miposhka still alive though, but MK is out position. Now, pop the BKB, bound the strike, run the critical damage from Ame! It pierces through, patay yung MK. Collapse dito, the creep. To buy some time. May buyback pa rin naman si Lard. But can they drag this one? Ando pa rin si Collapse with the Glimmering Cape. Lard finally bought back. Same thing with the Pugna. But they've lost Collapse. Doesn't have their buyback for 60. Two heroes left only. And GG has been gold. Lumaban yung extreme, Kimo. Hindi, umabol eh. Hinabol nila eh. Set up talaga si Epicenter yun, idol eh. Papasok ka doon, may vision sila eh. Kaya nga. Nakaready rin si Sun King. And yun na nga, guys. Grabe. Sobrang grabe ng extreme. Iba yung pinapakita sa ating performance dito. Tinitindihan the strategy. Pwede yun ang sabihin natin, no? Outstrat ka dito. In-outclass ka eh. Sobrang lapit. Crimson Pipe. Nagka-grib. Nagdikit-dikit. Bumabasok ng tower. May march. Grabe yung idea nila. Oo. Sobrang smart. Sobrang smart as nung plano na yun, guys. Ay, nakatawa dito ngayon. Kahit anong sabihin ko sa inyo, ngayon ko lang nakita yun. Kahit kayo. Kahit kayo ngayon lang makikita yun na si Tinker naging healer. Isipin mo, anong gagawin mo sa drop sa game 3? Oo. Diba? Taranta ka na. Ababan mo naman yung Tinker ngayon. Pwede, isama mo na. Kasi, hindi, bakit? Lalarin mo ba? Oh, ikaw, diba? Ikaw yung spirit, lalarin mo ba yung Tinker? Mapapaisip ka pa ngayon ng... Teka lang, paano natin address yung Tinker? Ban mo na lang, diba? Diba? Ibaban mo na lang. So yun nga, dinali sila dun. The dirty strat, ang galing, ang galing ng extreme. One thing for sure, MVP this game. May MVP na ba tayo dito, Direk? Si Shin-Q to. For sure yan. Diba? Kung makikita mo lang yung ano nito siguro, yung nagawang heal sa team fight, ta siguro. Taas yun. Wala tayo na, wala na naman tayo MVP, ba yan? Pero automatic naman, Shin-Q to. No, Shin-Q yan. Kung may MVP dito, si Shin-Q yan. For sure. Post nyo lang sa page. Post nyo lang sa page. Si Shin-Q MVP dun. I-login nyo lang sa page, guys. So, yun na nga, sobrang nakakalungkot to para sa Spirit. Baka nga talaga nadaan na rin ng pagod. Ang hirap din nilang sisihin. O so meron, umabot daw yung MVP natin. Okay, labas mo direct. Sabi si XM lumabas. Pwede rin eh, hindi naman kasi, eh. Wala nga eh. Hindi naman siya isa. Best. Ayaw nga, doon sa taas, no? Kaso kasi sulit na yun eh. Alam mo na yun, grabe. Kinuholy lakit. Wala siyang downtime kasi dahil dun sa... Oy, si XM. Paano ba naman hindi mo magiging game to? Nire-repe lagi yung bote mo tapos kinuholy lakit na. Never umuwi ito eh. Oo. Talagang ipon na ipon yung galvanize kasi every time pwedeng gumaw ng gumaw. Parang nung early lang siya nag-reset eh. Yun lang, nung nagkakagirian na sa gitna. Grabe. Tayaan nyo na, reverse sweep. Oo, pwede yan. Mga times 12 yan, oh. Yun na nga, guys. Nadali na naman po dito yung Team Spirit.
And magsho-short break lang po kami. Pagbabalik natin, game number 3. Mangyayari nga kaya yung curse ni Polly o baka makita na tayo ng game number 4. Kaya wag po muna kayong alis dyan, mga Seb. Magbabalik po kami in a short while.